Sa isang liblib na bahagi ng Siquijor, kilala ang isla sa mga kwento ng kababalaghan. Isang gabi, isang binatang nagnangalang Luis ang nagdesisyong tuklasin ang kagubatan. Kahit pa maraming babala mula sa mga matatanda, hinamon niya ang sarili. Habang lumalalim ang gabi, napansin niyang tila lumalamig ang hangin at ang dating ingay ng mga kuliglig ay biglang nawala. Tahimik, tanging tibok ng puso niya lang ang maririnig. Maya-maya, may narinig siyang kalusko sa likuran. Nang lumingon siya, wala siyang nakita kundi mga anino ng puno. Nagpatuloy siya, ngunit ang kaba sa dibdib ay lumalakas. Bilang hakbang pa, napansin niyang may isang matandang babae sa malayo, nakatalikod at nakaputi. Iniisip niyang baka nawawala ito, kaya tinawag niya. Dahan-daang lumingon ang matanda, at ang kanyang mukha ay hindi pangkaraniwan, walang mata, ang bibig ay nakangiti ng nakakatakot, at ang balat ay kasing puti ng buwan. Sa takot, sinubukan niyang tumakbo ngunit parang mabigat ang kanyang mga paa. Lumapit ang matanda, hindi man lang tumatapak sa lupa. Inabot siya nito ng mahahabang daliri, at nang madampi sa kanyang balikat, bam alat ang malamig na pakiramdam sa buong katawan niya. Naging malabo ang kanyang paningin, at huling nakita niya ang mukha ng matanda, bulong sa kanya ang kanyang pangalan. Kinabukasan, natagpuan ng mga taga-baryo si Luis na nakahandusay sa gilid ng kagubatan, walang malay pero buhay. Nang magising siya, hindi niya magawang ikwento ang nangyari. Ngunit gabi-gabi mula noon, naririnig niya ang mga bulong na unti-unting lumalakas, parang tinatawag siya ng mga espiritu ng Siquijor pabalik sa kadiliman.